Okay, magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Magandang umaga naman po. Ngayon pong tanghali ay atin hong nalalasap ang magandang hangin. Ano po? Ito ang pinakamagandang pagsagap ng ano po. Tinatawag nating natural healing, no? Na ito ay wala sa Manila. Meron mang Manila Bay tayo pero iba ko ang amoy. Pero dito sa atin, natural mga kapatid. Parang gusto ko nang huwag dito magtayo ng simbahan. Maganda ho dito sa ganitong tabing dagat. Hindi natin kailangan ng aircon dito, mga kapatid. So, tayo po narito ngayon para po sa ating pamilya. No? Siguro yung iba nalulungkot. Wala ho yung iba nilang kasama sa bahay. Wala yung kanilang kapamilya. Dahil medyo malayo, ito ho magandang ginagawa ho namin dito. Kami po ay sanay sa retreat. Ang ginagawa ho namin, ginagawa na ho namin ng programa ang bawat pamilya. Pastor, si Pastor, ano, Paildog. Ginagawa na namin ng programa para makasigurado. Itong pamilya nyo, anong gagawin yan? Gagawa ang bawat iglesia. Ayan, ganyan. Family retreat. Kasi pagka family trip, tapos pupunta ho ay meron yung ama lamang, pupunta naman na yung asawa lang, tapos magtatagpo-tagpo dito, ang tawag doon ho ay fellowship. Magandang fellowship lang, pero yung family retreat, nandun yung ate, nandun ang kuya, nandun ang kompleto. Pero anyway, bahagi ito ng sino mang membro ng pamilya, kayo po ay magiging bahagi ng tagumpay ng pamilya natin. Pag-uwi natin sa ating mga tahanan, tayo po mga kapatid ay sasabihin natin sa asawa natin kung ay ganun pala. Pero ang mabigat dito po, meron ng seminar na tungkol sa pamilya, ay nag-away. Makatapos dumating sa seminar, sila'y nag-away. Aba, ay hindi nakatulong yung retreat na seminar. Kasi ikinuwinto sa asawa, alam mo, dapat daw pala ganito. Puro dapat, sabi si kinuwinto niya. Nakalit niya yung asawa. Anong ibig sabihin mo? Oh, mga kapatid, kaya maganda, yung both side, yung mga anak, yung asawa, eh naririto sa ating retreat. Dahil ang topic natin about family. Oh, ang topic natin about single. Oh, parang ano lang. Pero mga kapatid, ang napakaganda, at least ay marahil 20%. Dahil alam mo ninyo, yun hong 13 churches. Napakalaki pong bilang niya pag sa Manila na pagkayo sa Manila. Marami po yan. Hindi po yung magkakasa sa gym. Na malaki. Talagang kailang gumamit ka na ng isang malaki-laki na kuha kasi maraming bilang. No? Pero anyway, mga kapatid, alam ko na ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya sa atin ngayong umaga dahil napaka-importante po ng pamilya. Alam nyo, kapag ang pamilya nyo ay masaya, at ang pamilya ko'y masaya, ay ito'y parang langit na rin. Di po ba ho? May kanta, parang langit na rin. May kanta niyan, ano bang kanta niyan? Nakita ko, ano? Ano, ano kanta? Lupa man ay langit na rin. Yan ang mga kanta sa mga family. Nakita ko. Oh, pagkatapos, langit na rin ang lupang ito. Bakit? Yun po ang ating pag-aaralan, ang kahalagahan o family importance, no? Yan. Yan po yung aking family, kulang ho ng isa yan. Lima ho yan eh. Lima. Isipin ho nyo. Ito ho ay kami ay doon kami nag-retreat ng family sa anong lugar yan? Napakalayo nun eh. Tuktok ho ng kabundukan naman yun. Patak. Ha? Bataan. Ang ganda ho nito. Napakagandang lugar, pagkatapos ng aming pinuntuan, hindi dagat. Yun yung lumalagastas naman na tubig, agos ng tubig, doon kami naliligo, doon sa tubig. At napakaganda. Lahat ng pamilya, buong Central Luzon Conference, ay ano po, ay nagtitipon-tipon. No, nagtitipon-tipon doon. At doon ho ay nakakaroon ng banding ang family. Banding, family banding. No? Ang sabi nito, family is the most important single factor in the molding of human being. It's either prepares him to reach for his ultimate destiny and fulfillment or
it cripples and inhibits him from attaining original potential. Dito po sa pamilya, ang sabi dyan, ito ang ano po, single factor. Ibig sabihin, ito yung pinagmumulan. Dito po nagkakaroon ng mold, namumold ang pagiging pagkatao, mga kapatid. Dito po namumold. But before mag-continue po tayo sa ating pag-aaral, manalangin tayo, mga kapatid. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Humihingi po kami ng tulong, nabigyan kami ng karunungan. Lubos na pagkaunawa. In Jesus' name. Amen. Ayan po. Dito po sa pamilya. Hindi po yung pag nagkapamilya ka, iba ang magmumul. Talagang dito po yon. May iba-ibang likas na mga bata pagka sila po ay pinanganak ngayon. Dito po nagsisimula. Hindi sa barangay, hindi sa simbahan. Ang church po isang araw lang o dalawang gabi lang. Pero ang bahay dito nagsimula mula pa sa bahay ng kanyang nanay, 9 months. Tama ba? 9 months. Pagkatapos o palalakihin yan bago pa pumasok ng grade 1. Dito minungol. Kaya mahalaga, ito ang single factors na factor na ano po ng pagiging tao ay dito nahayag sa ating pamilya. Okay? Ngayon, ang unang institusyon na itinatag ng ating Panginoon sa lupa ay ano po? Ang pamilya. Family. Ang unang itinatag ng ating Panginoon. No? By the way, kami po itik isang oras. May magsasalita ko dito mamaya tungkol sa ating communication. Pagkatapos po ito ay tig 1 hour kami dito. Kaya pakinggan niyo mabuti ito. Huwag natin sanang masayang na mapakinggan natin. Kung kaya nga, ang unang inilagay dito sa society ng ating Panginoon ay ano po? Ang tao, ang pamilya. Ang una po ay ano, lumikha ang Panginoon ng lalaki at babae. At ang purpose po nito ay ano? Procreation. Ibig sabihin, ito ay ano ho? Padadamihin. Ito, pakakalatin. At ang sentro ng paglalang ng Panginoon ay ang pamilya. Napansin niyo mga kapatid? Ang sentro at ang star o yung stars o yung bida dito sa lupa o society natin ay walang iba kundi ang pamilya. Diyan po nagsisimula, no? So yan na po ang sinabi sa Genesis chapter 1 verse 27 ng tao ay nilalang ayon sa wangis ng ating Panginoon, no? Ayon sa likas ng ating Panginoon. Napakaganda at perfect ang pagkalalang sa tao. Kaya lamang po ang pamilya kaya nagkaroon po ng problema, nagkaroon ng kalungkutan, simula po nang pumasok ang pumasok ang kasalanan. Pero anyway, patuloy pa rin ang proteksyon ng ating Panginoon. At dito, meron ng pangalawang institusyon. Ano yung pangalawang institusyon? Na inilagay ng Panginoon, na malalang niya ang tao? Hindi na muna ho yun doon. Dito muna sa group of people. No? Okay. Ang pangalawang inilagay ng Panginoon na mangangasiwa dito sa lupa, ay ano ho? Una muna, pamilya. Nung dumami ang pamilya, anong ginawa ng ating Panginoon? Nagkaroon ng batas. Sang-ayon po sa Romans 13:1-8, ang pangalawang ginawa o ginubur ng ating Panginoon ay yung ating gobyerno. Para po sa kayusan ng society na ang lahat naman ng mga pamilya ay dapat ding pasakop sa ano? Sa gobyerno. Nagbabayad tayo ng buwis. At kung tayo po'y sasalangsang sa gobyerno, kasalanan din sa Diyos. Tama po ba? Kung tayo po'y lalabat, nagkakasala din tayo sa ating Panginoon. Kaya ito yung isang gobyerno na itinayo din ng ating Panginoon. Ano yung pangatlo? Simbahan. Nakita nyo, state and religion, napansin natin, magkasama po yan. Yung simbahan. Na ang simbahan, ito po ang kukontrol sa ano po? Sa likas ng tao para po mabuhay ng maayos ang ating ano po? Sa gobyerno, maging maayos. Sila ang nagtuturo ng ano ho? Ng mabubuting mga bagay. Nakuha natin, ang una, family. Pagkatapos dumami ang pamilya, inilagay ng Panginoon ng ano, pamamahala sa gobyerno. At pagkatapos po noon, ay ano ho? Yung simbahan. Yan ang bahagi ng ating community. Ito po ang bahagi, yung tatlo. Ano po? Family, pagkatapos ay government, at pagkatapos po ay simbahan. Yan po ang nagpapagalaw at nagpapabuti dito sa
mundong ibabaw. Okay? The church was instituted many centuries later because the family and the government had both failed miserably to protect man from himself and his fellow men. Okay, ito yung church natin. Ito ang ano po, nagpo-protect para po ano ho, maging mabuting mamamayan ano ho, dito sa ating society. At ito ang nagtuturo kung paano tayo magiging mapagmahal, hindi tayo makasarili. At the same time, yun pong tayo'y maging malaya sa ano ho, paggawa ng hindi tama. Okay, yan. Ito naman pong simbahan natin, ang sabi dito, whenever the church has done her work positively, he has to strengthen her families that they have served as a stabilizing influence in society. No? Ito po yung ang simbahan naman ay tutulong para palakasin ang alin po? Ang pamilya. Na, tama po ba? Pag kayo ay sumisimba, kayo ay natuturoan sa simbahan, lalakas ang ating pamilya. Pagdating natin sa labas, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa, magiging maayos. Yan po ang kahalagahan ng ano po, pamilya natin at ng simbahan. No? Yan. Kita po natin, ang unang-unang ginawa ng Panginoon ay yung para sa, halimbawa, magulang. Yan, sa mga adult. Nilalang ang Panginoon. Lahat ng bagay sa lupa, nilalang. Lahat ng mga punong kahoy, ang dagat, lahat ng natatanaw natin. Pagkatapos nito, nilalang naman, ano po, sino ho? Ang lumalang siya ng tao. At pagkatapos ng lalangin ng tao, ano ho, lalaki at babae, at ito po mga kapatid, ay pagpapakita kung paano pang ng Panginoon pinapahalagaan, alin po, si Eva at si Adan, at saka yung asawa. Ang una po sa pamilya ay binubuo ng ano ho, mag-asawa, lalaki at babae at ng mga anak. Mga kapatid, umaga pa ho ngayon, bawal ho tayong matulog. Mamayang gabi ho tayong matutulog. Ang totoo yan mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang tulog sa gabi, ang atin ho naman, ang atin ho pakikinig araw yan. Okay? May pakiusap ko sa inyo, ito'y mahalaga. Okay? Ang sabi dito ay ano ho, ang babae ay galing saan po? Galing sa lalaki. Dapat nating maunawa ang lalaki na ang babae ay ating laman at ating buto. Ang babae ay atin po yan. Sariling atin yan, mga kapatid. Kaya nga ho, meron ho bang gusto sasaktan niya ang kanyang sarili? Maaliba ng pinipinitin siya, yun ang may... Kaya dito, ipinapakita ho dito ay, sabi dito ay, and Adam said, this is now bones of my bone, bone of my bones, and flesh of my flesh. Ito ay galing sa kanyang tadyang. Kaya nga po, tayo po ay ano, ang kung paano natin minamahal ang ating sarili, ganun din po natin minamahal ang ating asawa. Mga kaibigan, tayo po ay hindi perpekto. Mang inyong mga asawa ay hindi perpekto. Maraming napasok na tayo ng pagkakamali. Pero ang atin ng pag-aaral ngayong maga, papaano tayo magiging ano po, mapapanatiling ano po, matatag ang ating tahanan. Okay? Yan. Ang sabi po sa mga pag-aaral po sa theology at theological study, ang paglalang ng babae at lalaki, ito po ang nagsisignify kung paano po nabubuod ang sentro ng focus ng ating Panginoon ay saan po? Sa mag-asawa o sa pamilya. At dahil po dito, sa lupang ito, ang pamilya ang sentro ng ating Panginoon. Kung kaya nga po, ang sentro din naman ng napakaraming problema ay ang pamilya din. Nakita po ninyo dito, nandito po out of 43 problems, ay ano po, 23 are family related. No? Yung 43 ay ano po, related sa family. Ang 23, andyan po yung death of spouse, no? Divorce, marital separation, jail term, death of close family, ano, accident, marriage, job loss, ano pa, marital reconciliation, retirement,
pregnancy, sexual problems, new family member, and new job. Ito ang kalimitang problema. Ano po ito? Problema ito ng pamilya. At lahat ng problema, halos na nangyayari dito, ang pinakamaraming problema ay nagmumula sa problema sa family. Okay? Yan. At ang sabi po dito, the home molds character and personality. Ang ating pamilya, dito po namumold yung character ng mga bata. Minsan no, nakikita natin sa ating mga anak, away ng away, nagagalit tayo. Saan nanggaling yun? Sabi nung, ang bait-bait ng ama, nag-aawayan yung mga anak. Saan nanggaling yun? Ha? Wala naman nagturo doon. Yun ay galing sa magulang. Kung paano mo siya pinalaki. Ay kung hinahayaan mo nga lang, napapabaya ka. Sabi, ang bait-bait. Hindi po makikita yan dyan. Makikita po kung ano yung anak niya. Yun ang kanyang magulang. O, hindi naman lahat kasi may influencer rin naman ng kwan. Pero mga kapatid, doon nagmumula yun. Bakit sasabihin ang mga bata laging masaya? Sasabihin natin, pa, ang bait-bait nito. Pero pag tinignan yung magulang nila, talagang mabait. No. So, dito po nang gagaling yan sa family, hindi sa ibang kapitbahay. No? Dito yan. Tingnan po natin ang ating mga anak kung sino sila ngayon. Yun tayo. Naniniwala ba kayo doon? Ay, saan nanggaling yun? Abay, kung ano hong, ano tawag yan? Kung ano daw yung puno, ano? Yun ang bunga. Ay, problema ko ngayon, meron na ho ngayon bading eh. Yung bading, yung mangga, pwede mo lagyan ng ano? Pwede ba lagyan ng santulyan? Pwede. Ikakabit mo lang. Pero mga kapatid, puno pa rin yun. Ha? Ano? Anong TV? Ah, yung influence ng TV. O, limbawa, mga bata noon, ang bait-bait na magulang, may problema pa rin. Magulang pa rin nagpalaki noon. Ay, katulad sa amin, no, tinanggal ko nga ang TV. 8 taon na ho kaming walang telebisyon. Napakamura naman ang TV. Wala! Ay, pagdating ho ng bahay, dadating ka ng bahay, ang misis mo, misis mo na susubay, siyempre, natutokso rin manood ng mga teleserye o nobela. Pagkatapos yung mga anak mo, pagdating yung salit na nag-aaral, nakaganyan, nakain, nakaganyan, wala nang usapan. Ay, naaantukin. Pagtulog ngayon, wala nang pasinay, tulog na, wala na. Tapos gigising na maga, wala na communication. No? So, ibig sabihin, sa bahay, sabihin mo, TV ang nag-influence, magulang pa rin, may problema doon. Hindi mo tinuruan, huwag kang manood ng TV, patayin mo, may oras. At kung mayroong pasok, walang TV. Tama. So mga kapatid, nasa atin yan. Influence sa tahanan kung ano meron ka ngayon. Kung gusto mong maging matagumpay ang anak mo, nasa pagtuturo yan eh. Aba bakit? Eh magulang ho ako, ang anak ho ay dalagat binata na ho. Yung lima. Dalagat binata, yung lima. Aba makikita mo ho yan kung ano sabihin mo, anak, ito ang aming kondisyon. Base sa Biblia. Base sa Spirit of Prophecy. Anong nakalagay doon? Bago ka magsisweetheart, kailangan ka lang stable ka, may trabaho ka. At saka maayos kayo. Mag-aral kayong mabuti. Yan ang aking payo. Ay, yung mga anak ko, tatlo na nag-graduate yung anak, may mga trabaho. Pero mga kapatid, wala pang sweetheart yung iba. May sweetheart na yung isa, tapos na eh. Pero mga kapatid, bakit sila hindi nag-sweetheart? Ay kasi nakatanim sa kanila, ay paano naman? Paano naman ang pag-ibig? Paano naman ipipigilan mo gayong puso nila? Huwag mong pipigilan. Hindi masamang makipagkaibigan. Diba sabi sa Spirit of Prophecy ay ano? A long friendship. Short engagement. So ngayon, yun ang gawin mo, kapagkaibigan kayo. Kaya maraming naniligaw. Ha? Maraming naniligaw. Naniligaw nga sabi niya, ay magsasabi, aba kakoy may batas yan. Ay, di, alam ng mga maniligaw, di patagal. Yung siya, hindi makatagal. Ay, misutrap na. Ay, isa naman, misutrap na rin. Ay ngayon, hindi yung para sa... Pagka kayo stable na, may mga trabaho na kayo, okay. Tapos na. Ay, di pag sila ho ay nakuha, may magaganda kasi ng trabaho, maayos ang kanilang buhay. Amen po ba? Tama, mali. Ay, nasa Spirit of Prophecy. Ngayon, may nagsabi sa akin magulang, sabi niya, ah, sir, hindi nila mara-enjoy ang buhay dito sa ano. Kinakailang mga kabataan ngayon ay magligaw ay maranasan nila yun. No, yun pang sanlibutan yun. Pero, hindi ko sinasabi mag-sweetheart ngayon ay masama. Pero sasabihin ko sa inyo, ilagay na mas tama, makipagkaibigan kayo, ang pagiging mag-sweetheart. Alam mo nyo ngayon, iba, pag mag-sweetheart na kayo ngayon, base po sa survey, out of 100,
10% lamang ang hindi nagagalaw. Ano yung hindi nagagalaw? Hindi nalalawayan. O sa kuan, ano ba tawag dyan? Hindi nagagalaw, ano bang kuan dyan? Ay, yun ho, ikaw, 10%. Ay, yun, hey, uso na ho sa TV. Pag nag-sweetheart kay, pakis muna kung talagang mahal mo ako. Ay, pag nayakapuit na ako, ay, tuloy-tuloy na ho yun. Oo. Ay, ngayon, hindi sila nakatuluyan. Hindi magiging masaya ang kanilang pamilya. Kaya nasa anak ang pagpapalaki. Nasa mga anak, nasa atin yan. Okay? Palagay ko, ay, meron kayo natutunan dyan. Pero yun ho sa mga nandiyan na, eh, wala na tayong magagawa dyan, pero makukontrol pa rin natin. Pero yun ho, magsisimula pa lang, nasa sa atin kung ano ang gusto natin sa ating mga anak. Pero depende din kung anong kanilang talent, yung potential, binasa natin kanina, magiging successful ang kanilang potential base rin sa ating obserbasyon. Halimbawa, ako may anak na nurse. Ay, ang una ho noon, ang gusto niya ay teacher talaga. Sabi ko, anak, mag-nurse ka at ikaw ay magturo. Ay, hahit ngayon ho, gustong-gusto pa yung magturo. Siya yung superintendent sa education. Pero mga kapatid, nakikita ko, ay sumunod naman siya, nakatapos. Pero pagtuturo pa rin, kailangan talaga, subaybay natin kung ano talaga. Pero yung anak kong isa, ay pastor yung isa. Ay, maliit pa, pinagsisirmong ko na eh. Ay, paglaki, kahit anong discourage mo, ay maliit. Ay, maliit ka, ikaw niya, ay kahit maliit yan, basta ako itong naramdaman ko. Lumalaki sila. Yung namang isa, ay tuloy-tuloy. Ay, yung isa naman ay gusto, komersyo, ay tuloy-tuloy. Mga kapatid, kung ano ang iyong minomotivate at anong tinatanim mo sa isipan ng mga mata, magiging ganun siya. Kaya ngayon, agapan natin. Ang gusto natin ito, hindi maganda, mag-worship tayo sa umaga, itong kailangan natin. Batas! Kailangan, manindigan ka. Itong batas, pag lumaki na at sila may pamilya na, ganun din sila. Kaya maraming problema ang society natin, kahit Adventista, may problema dahil, ano po, sa tahanan. Nakuha natin? Okay. Ayan. Ano pa? Sa pamilya, makikita natin yung anak na nag-aaway. Palang palaaway din pagdating sa labas. Ay dito ho'y awayan, makikita natin. Pag naman nagmamahalan, ang mga anak din nagmamahalan. Bumabagay po yan eh. Nakita natin? O, tingnan ninyo. Ayan o. Ang sabi dito, yan po ay ano ho, inherited temperament makes significant contribution to be sure, but the direction which the temperament takes is dependent on a person's home life and training. Oh, kita natin, kung gusto mong maging mapagmahal at maging missionary ang ating mga anak at tayo nasa makadiyos na makalangit, ituro natin yun, ipamuhay natin sa langit yung anak mo pag lumabas. Eh, ganun siya. Okay? Ayan po ang kahalagahan ng pamilya. Okay, tingnan natin yan. My father, my son, myself. No? Nakikita ba? Ito, nakikita. The time comes when every man realizes he is his father's son. Oh, like father, like son. Ang aking anak na pastor, one time ay kami namasyal. Nagkaroon kami samaan ng loob. Ang sabi niya, ngayon, assistant editor siya. Siya ang nakapalit ng, di ba, yung anak niya may pumalit. Siya ang nakuha, yung anak ko, na may background sa, siya ang na-recommend ng conference. Kaya siya ngayon ang assistant editor. Yung nagagawa ng leksyon, nasa leksyon po yung bata ko. Ngayon, minsan nagkasama kami ng loob habang nagdadrive ako kasi magkasama kaming pupunta siya sa PPH, ako naman ay sa CLC. Nagdadrive ako ganyan. Daddy, maraming salamat. Sabi niya, ah, ano yun? Nakikita ko po yung sarili ko sa inyo. Yun ang aking ginagawa ngayon, yun ang ginagawa ko. At nakikita ko rin sa kanya yung sarili ko. At one time, naging speaker siya doon sa Project 4 sa Manila, Quezon City. Pagtingin daw nila, sabi niya, ito ang maliit na matira. Sabi niya, pero mas magaling ikaw yung anak. Magaling yung anak. Kasi yun ang nakikita namin, maliit na pastor matira ang speaker namin. Talagang ano, siyang-siya. Oh. Kaya lang, siyempre, mas iba yung pagpapalaki mo, mas maganda ang kanilang ano, sibol. Mas magagaling sila. So mga kapatid, yan ay kung ano ang ating pagpapalaki, yan ang magiging anak natin in the future. Okay? Next. Yan pa. Kita po natin ang sentro ng pamilya. Yan ang community, yan ang kailang kaibigan. At ang sabi dito sa Bible, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Kahit sa sandali niyan, kahit sa mga kaibigan, sa school, sa church, o sa community, kapag naturuan natin maganda sa tahanan, ang anak natin hindi nila malilimutan yan. Hindi nila malilimutan yan. Meron ho akong anak na kwan, na babae. Siya nagtatrabaho. Ngayon po yung anak niya, anak namin yon ay napapunta doon sa kaibigan ng aking misis. Alam niyo,
Sabi niya, kailangan tayo nag-worship. Ay, Sabado. Sabado, sabi niya, dapat ay tayo ipagsabado. Eh, nasa simbahan paghapon. Dadalo tayo. Naku, sabi na una, kaya si mama naman, dinadalo talaga yung paghapon. Dumalo. Kaya nadalo siya paghapon. Dahil na influensya naman, dumalaw na anak ko. Ay, yun ang ugali sa pamilya. Ay, kung ugali ko ay hindi nadalo, ay di, pag napapunta yung iba, nai-influensya. Sa halip na siyang ma-influensya, siya ang makaka-influensya. Sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart. Hindi niya ito iwalayan. Nakatanim na po yan. Kahit anong gawin mo, pabalibalik tarin mo na mundo, yun na siya. Okay? Yan ang kalagahan ng ating pamilya. Kaya dito, namumul po yung influence po ay ano, during the younger years, by the age of 6, sabi, 62% ang intelligence ng bata na nariritin sa kanilang isipan. Di po ba nung tayo ay mga bata pa, alam na alam natin makasisay, nangunguha tayo ng bayabas, umakyat tayo sa ganoon, kasama ko si Gayon, tandang-tanda po nila yan, naalaala nila yan. At yun po ay nagiging pundasyon ng ating mga anak. Okay, yan po yung ating security and self-confidence. Pag ang bata ay laging nating pinagagalitan, pinapalo, mga kapatid, bumababa ang self-esteem ng bata. Ay ngayon, sasabihin natin, bakit napakamahiyain mo? Ano ka ba? Hindi kita pinalaking mahiyain. Ay, pero ang totoo talaga, lagi nabubuntal at napapagalitan, hindi nalalaman. Yung love na wala. Puro galit itong principles. Ay, yung maliit na bata, hiyah! Kung kumurahi parang matanda, ay, iliit na liit na bata, yung bata na may bubuntalin. Aba, edi, yun yung bata, nakakaroon ng insecurity. Ayan, yan po yan. By the age of 3 to 4, ayan, yung self-control na didevelop sa mga bata. Ayan, 6, yung 3 to 5, yung nakikilala na kanilang sarili, yung future sexuality, nakikita po nila yan sa sarili ng babae o lalaki, nadidislimis sa kanila yan, kung anong gagawin, anong nararapat. So, dito na didevelop po yan sa pamilya. Moral values and character are not so. They are code and the home. Ito po ay ano, nakikita o nakukuha saan po? Sa ating pamilya. Okay? Yan. Siguro yung sarili nyo, nakikita rin nyo ngayon. Ito yung pagpapalaki sa akin ng magulang ko. Kaya ho yung mag-asawa, pag nag-aaway, kaunti lang na pag-usapang galit na. Yun ho yung may problema pag inyong inassess siya. Makikita mo yung background niya, yung pinagmulan. Kung bakit siya ganun. No? Yan. Kaya ang mag-asawa, ang sabi rito yung marriage, to fundamental the family. Marriage is fundamental to the family. No? Ang priorities in order, sabi by God, for the family. Ito yung kailangan. Ang first po ay God, ang second ay ano, spouse, at saka ang pangatlo ay children. Kaya malaga, ang una po, pipili kayo ng magiging asawa. Ayun, may pagkatakot sa Diyos. Mga kabataan, kaya malaga kasama natin ang kabataan niya yun, yung may pagkatakot sa Diyos. Hindi makita na emosyon ka, guwapo ito, parang okay ito, gusto ko ito. Hindi po ganun. Ang ating pipiliin ay may pagkatakot sa Diyos, pero pumili ka rin naman ng gusto mo. Pero hanapin mo, yung may pagkatakot sa Diyos dahil ito ang foundation ng iyong pamilya kung gusto mong sila'y malapit din sa Diyos. Amen? Kahit mabait yan, pero hindi iba ang Diyos niya. Di ba? Ay, para siguraduhin mo na yung maka-Diyos, makalangit, di baling na maging matandang dalaga at matandang binata pagka ikaw ay ano, ha? Kung mapapahamak ang iyong pamilya. Importante ito, ang pamilya. So ito, secondary spouse at saka po ang mga anak. Hindi naman ibig sabihin eh, ang asawa may iwan mo, kundi ang priority mo, ano yung gusto ng Diyos, no? Ano yung gusto ng Panginoon niya? Nakikita po natin, ang progressive unity ay kapag ang Panginoon ang ating pong pangunahin, husband and wife, nandiyan po yung ating kasiyahan. Okay? Ang sabi po diyan, ayan ho, our work for Christ should start in the family, in the home. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, nagsisimula sa pamilya. Tama po ba? Yan po ang procedure, no? Ang sabi diyan, I many have simply neglected the field of the home, and it is time to present means and divine resources to correct this evil. No? Ayan. Ang influence po naman ng influence of a truly Christian home. Ayan. The influence of a truly Christian home in the community, in the world, is incalculable. If every home was truly a Christian home, the world would be won for Christ. Ang magiging matagumpay ang ating sanlibutan kapag ang bawat pamilya, ayan po,
impluensyado ng kaharian ng langit, no? Impluensyado ng ating Panginoon. Ang tahanan na yan po, Kristiyano. Mapapansin niyo mga kapatid, kahit iba-iba ang pananampalataya at Kristiyano ka, napakaganda eh. No? Napakaganda. Yan. Ano pa? Influence, sabi dito ay ano, more powerful than any sermon that can be preached is, sabi niya, the influence of the truly Christian home in the heart and in the life of men. Ang kahit ikaw ay hindi mag-sermon, pero napakaganda ng iyong sambahayan ay malapit sa Panginoon, ito po yan ho, nakaka-influensya. Kahit pa nga ho yung worship lamang ng pamilya, yung umaawit everyday, tuwing umaga, alam mo ninyo sa aming kapitbahay, hindi ko naman tinataas yung aming sarili, yung amin hong kapitbahay ay pulis. Pulis. Pagkatapos ho teacher, yung mga anak, hindi ho sabadista. Sila hindi rin sabadista. Everyday kami nag-worship, ang bahay namin, ang bahay nila ay napakaganda. Ay siyempre ako naman ho ay hindi naman tayo mayaman. Tama lang. Alam mo niyo mga kapatid, ang bahay namin ay natatalikupan ng magagandang building. Ayan. Ay pagkakanta kami. When he comes to make us his jewels. O, kanta namin. Araw-araw yan. Alam niyo kung anong kanta na aming kapitbahay? Memoryado din nila ang kanta namin. Ang kinakanta ng pulisin habang nagkakanta, Precious Jesus. At kinakanta rin niya. Everyday. Nagsisipol pa ho. Ay, isipin niyo sa niya na memorization. Nagsipol siya ang pulis. And later on, ang kanyang asawa naging sabadista. Nag-crusade doon sa aming harapan. Pagkatapos po, lahat ng kanyang anak ngayon mga sabadista. At lahat naman ng kanya magiging manugang ang sinasabi niya, gusto ko sabadista. Alam niyo ang mga anak niya, ako ang nagkakasal. Yung panganay, yung ngayon, nagkakasal uli yung bunso, mga pulis, pariho. Parihas na sabadista. Magsasabadista yun isa. Bibinyagan ngayong araw na ito. Kakasal ko naman sa susunod na akwan na Sabado, Linggo. Mga kapatid, influence ng pamilya, ay may sermon ba? Ay pero mga kapatid, ang gusto niya, ang magiging asawa ng kanyang anak, sabadista. Isipin niyo, pulis, hindi siya pumayag na siya yung pulis. Sabi niya, ayaw ko na mag-iinom ang anak ko. Ayaw ko na ninagal niyo, gusto ko sabadista. Ay di, pinabinyagan. Isipin niyo mga kapatid, influence, walang sermon. Pero sila, ano po, nagpapasya na maging Adventista ang mga anak. Ay doon pinaaral din sa ating paaralan. Oh, kita niyo mga kapatid, influence ng pamilya. So yan, si Apostol Pablo, marami po mga advices sa mga ano po, sa pamilya. Maraming advices siya. Tingnan po niyo dito. Ang sabi po dyan na yan, influence truly a Christian home. Apostol Paul gives us three essential counsels. Ang una po ay be imitators of God. Tayo po yan, maging ang ating gagayahin na yan po. Yung ating Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Anong ginagawa ng Panginoon? Ito, ika ang Panginoon. Yan. Sunod, sa pamilya natin, live a life of love at submit to one another. Yan, bibilis-bilisan natin. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Anong ibig sabihin ng submit? Pasakop. At sabi rin, submission implies respect. O, ang submission po, yung pasakop po ay pagrespeto. Pagrespeto. Pero, sabi dyan, submission which is not arbitrary. Anong ibig sabihin arbitrary? Para bagang, halimbawa ako, ito ang gusto ko, lahat gagawin mo. Hindi po ganun. Basta ang pagsunod po ay katulad ng pagrespeto sa ating Panginoon. Yun sa kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ayon sa Panginoon, aba ikaw ba ay susunod? So, yung ayon ay ating susundin ng ating asawa. Ng mga, ang sabi, submission because of love. Nagsasubmit ka sapagkat mahal natin ang ating asawa. No? Yan. Wife influence of the family, the influence of the wife in the family. Ito, wag hindi naman natin pinatatamaan ng mga babae dito. Oh? Hindi tayo nagpapatama. Ibig sabihin, atin nung inilalagay lang kung ano ang tama. No? At kung may kulang tayo, huwag natin i-judge ang bawat isa. Tayo ho ay nabubuhay na punong-puno ng challenge sa buhay. Pero dahil sa Panginoon,
tayo po'y nagkakaisa at pinabubuti at namumulga tayo'y nagiging sakdal bilang mag-asawa. No? Yan. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Katulad natin sa iglesia, katulad ng ating Panginoon, na tayo po'y sumusunod, saan po? Sa Panginoon, sa kanyang kaluban. Ganun din ang ating pagsunod sa asawa. Pasakop tayo ng mga babae. Ay meron ho daw ay under the saya daw naman. Ano yung tawag yan? Ang lalaki ho ay ang sumusunod ho ay kwan. Ang babae sa, anong tawag yan? Sumusunod sa lalaki. Kung gusto mo daw maging masaya ang asawa mo, dapat ano ho ikaw? Magaling kang maglaba. Tama ba? Kung gusto mo maging masaya ang asawa mo, magaling kang maglaba. Tama ho ba mga lalaki at babae? Mga magulang? Tama! Subukan mo yung paglaba mong asawa, matutuwa siya. Tama, hindi? At marunong magaling magluto? Marunong magluto? Matutuwa ang asawa mo pagka ikay nagluluto. Tama ho? Aba, ay pa marunong kong mag-alaga ng bata, magpasuso. Ano lahat? Maghugas ng plato. Maglampaso. Mamalantsa. O, sabi ng iba, dapat ikaw ay tigasin. O, tigasaing, tigaluto, taga lahat. O, lahat. Pero hindi ibig sabihin, under ka, hindi po pala yun. Ibig sabihin, igagalang ka pa rin ng iyong asawa. Dahil ang trabaho yun, pagmamahal. Amen ba mga kapatid? Pag-ibig. Subukan nyo, pag-uwi ninyo, ipaglaban ninyo ang inyong misis at inyong ipagluto. Lahat ng ginagawa ng babae, gawin mo sa kanya. Matutuwa siya at masarap ang tulog ng inyong misis. Tama? Oo, tama. Walang makapano dyan. Pero, tayo po mga kapatid ay magsasubmit sa kanila. Gagalang natin siya. To all that is just and favorable in the home, not to her husband's unjust demands. Hindi ibig sabihin, yung mga just lamang, yung mga tama, pasasakop ka doon. Tama po ba? Ang mahirap naman ho, tama na nga ang ginagawa, ayaw mo pasakop, walang kwenta yan, walang trabaho yan, kahit po walang trabaho yan, basta hindi nalabag sa Panginoon, irespetuhin mo yan. Tama po ba? Yan po ang dapat, no? Sa ating mga asawang babae, no? Wives, submit to your husband as is fitting in the Lord, no? Basta yun pong akma at tama sa Panginoon, isasubmit natin ang ating sarili sa ating asawa, sa kalooban ng Panginoon. Ay kung sabihin ng asawa mo, sige, magnakaw ka, kailangan natin, o baby, susunod ka ba? Ay hindi ka susunod, ang susunod mo yung tama. Pero, rinisputuin mo siya, pasasakop ka, ay mahirap po nun, sinasaway ka, hindi ka nakikinig, hindi po maganda yun. Ay, pagsaway ba ho, masama? Sabi, tigil ka na. Ay, hindi ka mapatigil. Ikaw tumigil. Ha? Hindi ako pasasaway sa'yo. Ay, hindi maganda yon. Dapat makikinig tayo kung tama ang sinasabi natin. Okay? Mga kapatid. At kahit pamali ang sinasabi niya, ito kung ano ay kayo makinig kay asawa eh. Maganda ho yung gano'y kung parehas mataas ka pa sa asawa mo. Ayan, mga kapatid. Eh, kailangan ano ho, banaya tayo ma-realize natin na tayo ay laman ng ating asawa. Buto ng ating asawang lalaki. No? Yan. Okay, next. Yan. Wife, submit as fitting the Lord. Sabi, in everything, sabi rito, of course, in everything that is in harmony with God, God's mind. For there cannot be any other loyalty that interferes between a soul and God. Yan. Ito po yung habang umiidad, sabi nga daw, habang daw tumatanda ang tao, sabi doon ay habang umiidad na, mas lalo palang sumasarap ang pagsasama. Sweet years, ano daw po doon? Is the years, ano po? Go by. Yan. Yan po ang kailangan natin. Habang tumatagal, gumaganda ang pagsasama at nagiging sweet. Oh, totoo po yan. No? The wife's respect to her husband is a living example which has a beneficial influence in her children. Kung anong gusto nyo mangyari sa inyo mga anak, ipakita po natin. Eh kung gusto natin lagi nag-aaway mag-asawa, pagdating ng mag-asawa uli, maaaring maka-influence ho ito sa ating mga anak. Ito pala, okay pala ito. Ganito palang ginagawa nung nanay ko. Ina-under yung asawa niya. Kaya yun hong paglaki niya, under din yung anak niya. Kuha-kuha yung nanay niya, di ba? Like mother, like daughter. Yan. So mga kapatid, yan din po yan. Kaya gusto mong mapagmahal sa asawa, mahalin mo ang asawa, ang iyong asawa, no? Ano pa? Ito naman yung number 4, apat na recommendation para sa mga asawang lalaki. Sa mga asawang lalaki,
ibigin mo ang iyong asawa. No? Sabi dito yan, no? Should love his wife as his own body. Mahalin mo ang iyong asawa katulad ng iyong katawan. Sapagkat ito'y katawan mo eh. Ang iyong asawa, katawan mo ito at buto mo. At laman mo. Yan. Mahalin mo. At sabi ito, he who loves his wife loves himself. Gaya ng iyong sarili. No? Each one should also love his wife. No? Yan sa mga lalaki. Kaya mga kapatid, ang mga lalaki daw po, ayan ho, kung paano natin may pakikita mahal natin ang ating asawa. Yan ang ating isipin. Paano po natin mamahalin? Ay gaya daw po ng pagmamahal natin sa ating sarili ng gusto natin. Aba mga kapatid, ayun ang may nasusubukan natin eh. Yun yung lahat ng gusto ng ating asawa, gawin natin yung maganda. Kung paano sila magiging maligaya. Pag sila'y naging maligaya, maligaya ka rin. Nakuha po natin, hindi po ang sabi love is ano po, self-sacrifice. Self-denial. Kundi ang paliligayahin natin ay ano po, ang ating mga asawa. Yan ang ating gagawin. No? Yan sabi dito, ala, kailangan na love is patient, kind, rejoices with the truth. Yan. Ang sabi dito ay ano, love is not induced, boastful, proud, rude, self-seeking, easily injured, keep record of wrongs, delight in evil. No, yan ang mga lalaki. Dapat daw ho tayo ayan ho, ay mapagtimpi. Yan ho, marami sa mga lalaki, madaling nagagalit kumisan. No? Dapat tayo mahalin natin, igalang din natin ang ating mga asawa, ingatan po natin sila, huwag nating hanapin ang ating sarili, kundi ano po, ibigay natin ang nararapat sa kanila. At ang sabi doon ay ano ho, ating iwasan ho yung ano ho. Kamisan ang natatandaan natin yung gawa ng masama ng ating asawa eh. Dapat ang tandaan natin, yung magiging mabuti, kalimutan natin yung masama. Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating asawa. Gawin natin ang pinakamabuti para sa kanila bilang mga lalaki. Kaya sinabi ko sa inyo, kung gustong mahalin tayo ng ating asawa, matuto tayong ano ho? Marunong tayong maglaba? Ano pa? Marunong tayong magsaing? Marunong tayong ano ho? Ano pa? Mag-plansya? Mag-alaga ng bata? Hindi ho yung anak ng anak, hindi ka marunong mag-alaga. Puro babae lang, di ba? Kailangan tulong. Ano, lahat ng pwedeng gawin ng babae, tulungan mo siya. O, di ba? At mamahalin ka. Yan, iingatan mo siya. Mga kapatid, tayo lahat ay may mga pagkukulang, pero ako naniniwala, sa tulong ng Panginoon, mababago tayo. Ito pong mga salitang ito'y salita ng Diyos. Okay? Yan. Tingnan po nyo dito. Ito si... Ito pala, meron pala ditong video. Siya, mga kapatid, malaki. Huwag na natin panoodin yan. Kay Duterte at saka ho dito, yung uri ng pag-ibig. Pag nadidinig po nila yung love, kinikilig sila. Ibig sabihin, yung love, mga kapatid, mahalaga. Yung pag-ibig. Pag nakabanggit mo yung babae ng I love you, masarap sa kanila yon. Tama po ba, Sir Arsenio? Pag nakarinig yung salitang I love you, mahalaga yon. Ito, may iba-iba hong nakarinig ng I love you, iba-iba ang reaksyon na ay nakuha natin sa internet. Ano? Yung isa, ang kabataan, mag-break na lahat. Nung malungkot na paghihiwalay, nung sabihin niya, I love you! Pag sabi niya ng I love you, hindi natuloy ang break up nila. Ha? Iba eh. Iba ho yung salitang I love you. Ha? Iba ang salitang I love you. Kaya, sabi ito, love your wives as Christ loved his church. Kaya, iba ho itong namumuong love na ito. Huwag nating kalilimutan yan. No? Eh maganda sana yun dun eh. Meron nung I love you, may binabasa siya yung letter. Hindi niya maintindihan, malungkot siya. Nung makita ho niya yung I love you na sinabihan siya, hey! Yes! I love you. Sabi niya, I love you too. Iba ho mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ito ay ginto. Ginto ito. Kaya ho manatili ang pag-ibig, ibigin natin ang ating mga asawa. No? Yan. Sa mga anak, mga kapatid, mahalaga din po ito. Sa mga impluwensya ng mga bata, ang mga anak pasakop sa ating mga magulang, no? Gaya ng pagtalima natin sa Panginoon, no? Yan ang gusto ng ating Panginoon, na sabi doon ay, children, obey your parents and the Lord, for this is right. Ito yung tama. Ating sundin ang ating mga magulang ayon din naman sa ating Panginoon, no? Ang ating mga anak, makikita po natin ang influence po ng
mga anak sa ano po sa pamilya. Ang sabi ko, honor your father and mother. Such is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ako ho ay may nakita, ilustrasyon ko sa inyo, sa may AUP, ako ho ay maliligaw sa aking asawa. Dalaga, binata pa ho ko noon, naglalakad ho ako, bigla na naman ang may nagwawala doon sa kalsada. Pagkatapos ho ay, ang kaaway pala niya, yung nanay niya. Daladala niya ang gulok, papatay niya yung nanay niya. Ay di mo kanyang papatay yung nanay niya. Siyempre, sarado ang bahay. Nagwawala siya, taga siya ng taga. Sabi ko, naku, masama yan ah. Baka yan ay mapahamak. O anong mangyari dyan? Sabi sa Bible, igalang mga magulang. Ay, sumakay sa motor. Hinarulot niya ang motor, pataas doon sa may iyup eh. Alam mo ninyo, bumangka siya. Patay. Kita niyo mga kapatid. Eh, minsan ay mayroong direct na ang Panginoon, nagjajaks eh. No? So, minsan, ingatan natin ang ating mga magulang yan ay sila po'y kagalang-galang sila'y dapat ay respetuhin. Dahil kung wala sila, silang ginamit ng Panginoon, eh, atin o silang igagalang. No? Yan. Mahalin natin ang ating mga magulang. At ang sabi diyan, children dishonor their parents when they allow friends to influence them and to vices, immorality, and push them away from the Christian principles. Yan. So, ang kwan po natin dito, pag hinayaan natin ang ating mga anak, mapapahamak po sila. Nakita nyo? Pag hindi po kayo ay napalaki ng mga magulang, ay siyempre sila ay mapapahamak. Kaya, dahil sa kanila, naging mabuting tao tayo sa mundo. Amen, mga kapatid? Yan. Dahil sa ating mga magulang, kaya atin silang respetuhin. Ngayon dito, kita po natin, ang mga anak, ay wag daw po nating ipagmukahi sa galit. Alam nyo, pagka ang bata ho ay laging galit ang magulang. Tingnan nyo yung mga anak natin. Yung mga anak natin pag inilabas sa tiyan, galit na galit, umiiyak, galit na galit. Kasi yun, nung sila ho'y nagbubuntis pa, yung nanay at tatay, lagi sila nag-aaway. Kaya paglabas pala ng bata, umiiyak na galit na galit. Napansin nyo, may napapansin kayong ganyan. Kung makaiyak ay sobrang galit. Yun ho ay may galit din sa tiyan pa lamang na meron na. Kaya ho ngayon, pag ang bata naman ay binagmukahin natin sa galit, sila ho ay mababa ang kanilang ano po, self-esteem. Kaya mahalaga rin yung ating mga bata, may influence din po yan. The influence of the parents and the family. Yan, show a kind and patient spirit and motivate and in your children, cultivating all the graces which bring happiness to the life of the family. Yun pong ating pag-aalaga sa kanila. Ito po yung magbibigay ng magandang another family ulit. No? So, kailangan po natin ng mga magulang, ito na samantalahin natin. Kung kayo may mga anak pang maliliit, samantalahin natin ang pagpapalaki. Yung gusto nating mangyayari, ayan ho, gagawin na natin, no? But anyone causes one of these little one who believe in me to sin, it would be better for him to have a large milestone hung around his neck and to drown in the depths of the sea. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, ay dapat tayo hindi magiging katitisuran. Maging mabuting larawan tayo sa ating mga anak. Maging mabuting halimbawa tayo. Dahil ito ang paraan ng ating Panginoon na maging matagumpay ang ating sambahayan. Kaya nga po, ang ating pong encouragement ay ibigay natin ang lahat ng tiwala sa ating Panginoon. Ano? I will put my trust in Him. Here I am, and the children of God has given me. No, sabi po dyan na yan, no? Aking ilalagak ang aking pagkakatiwala sa Kanya at muli, ang sabi narito, ang ipinagkaloob mo sa akin. So, ang ating mga anak, yan, no? Katiwala, pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Atin pong ilagak ang tiwala sa Kanya sa ating pagpapalaki. Tanging ang Diyos lamang po ang makatutulong sa atin kung paano po natin palalaki ng ating Panginoon. Yung ibinigay niya sa atin, gawin natin, imbold natin mabuti sapagkat ito ay ano ho, gagamitin ng Panginoon balang araw na sila po ay magiging, ano po ang sabi dito, family, an effective ministry to the end. No? Ang pamilya na ito po balang araw ay darating na tayo napalaki natin ating manak at naging maayos, tayo po ay magiging epektibo saan po? Sa gawain ng ating Panginoon.